ako po si Tony Brinas. Naglilingkod ako bilang isang usher sa Lighthouse Christian Community. Ako ay mistisyong Chinese. Father ko Chinese, mother ko Filipina from Bicol, sa Iriga. Mayroon akong apat na anak. Panganay si Divine, pangalawa si Grace, pangatlo si Noel, at pang-apat si Melrose. Silang lahat ay naglilingkod dito sa Lighthouse noong araw na hindi pa ako na naglilingkod sa Panginoon. Ako'y nagbabuy and sell ng mga hardware items na katulad ng electrical, hardware, kapintura. Pinagbibinta ko sa mga dealer sa probinsya. Nakakarating ako mula sa Apari hanggang Bicol. Ako'y nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng aking yumaong asawa. Siya muna ang na-born again sa pangungulit sa akin, pag-iaya sa akin, sumama sa kanya sa pagsisimba sa born again church. Ako'y naniyahan niya at nagustuhan ko rin na nainganyo rin ako at tumanggap rin ako sa Panginoon Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ako'y nagkaroon ako ng stroke noon, 1982, nung mamatay yung misis ko. Isang linggo akong nakaratay sa ospital at na-discharge ako. Yun sa ospital na pinagdalan sa akin sa RM Medical Center sa Santa Mesa. Yung katabi ko sa kanan, namatay. At yung katabi ko rin sa kaliwa, namatay. At yung kaharap ko sa harap ko, ay nabaldado, na-discharge na baldado, naging gulay. Pero ako, sa panalangin ko na, Lord, tulungan mo ako, Lord. At simula, kung ako makarecover sa sakit na ito, ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya, sa awa ng Panginoon, Hesukristo, ako'y binigyan pa ng panibagong buhay. Kaya ngayon, ako'y naglilingkod sa Kanya sa pamagitan ng papalaganap ng Ebanghelyo. Ako'y member ng Gideon na siyang nagbibigay ng mga Biblia sa mga eskwelahan, sa hotel, motel, sa armed forces, sa mga priso at sa government official, at saka sa ating sandatahan lang lakas ng Pilipinas. Yun na lang ang paglilingkod ko sa Diyos na parang mapalaganap, makilala nila ang tunay na Panginoon Hesukristo. Mayroon rin ang prison ministry ng Lighthouse. Ang pinupuntaan ko, ang Las Piñas City Jail, ang Munting Lupa City Jail, ang Bilibid Prison na mayroon sa kalsakuyan. Mayroon ngayon na kukulong na mahigit 10,000. At ang bibitayin ay mahigit na 1,000. Yung mga prison dyan na matagal nang walang hearing, may 4 na buwan na hindi nabibigyan ng hearing, pina-follow up ko sa judges at saka sa justice, parang may schedule sila ng hearing sa kanilang mga kaso. Marami dyan na tumatagal na ng taon pero hindi pa nabibigyan, hindi pa naririnig ang kanilang mga defense. Sa prison ministry, katulad dito sa Las Piñas, namimigay din ako ng mga gamot sa kanila, nung mga kailangan nila, mga personal na pangangailangan katulad ng t-shirt, mga tuwalya, papel at ballpen. Nagbibigay din ako ng mga tracks sa loob ng bilangguan upang sa ganun
makakilala rin sila sa Panginoon, Hesus Kristo. Sa pagpupunta ko sa prison ministry, ako nakakadama rin ng yung parang kasiyahan na nakapagbigay ka sa kapwa mo, tulong, lalo na sa kanilang nangangailangan. Kung may panahon, ako pumupunta rin sa pamilya ng mga nakakulong na priso upang hindi lang yung nakakulong ang makakilala sa Panginoon Jesucristo, kundi pati ang pamilya nila ay karoon din ng pagkakilala sa Panginoon Jesucristo. Pumupunta ako sa equitable na squatter area na mayroon din mga pamilya ng priso, mayroon din mga valore na pamilya. Sila ay tumanggap na rin sa Panginoon Jesucristo at karamihan ng napupunta akong pamilya ay na-born again na rin. Minsan, dinadalang ko rin sila ng kaunting pasalubong, tinapay, o kaya noodles na parang matuwa naman na sila ay naalala. Parang nakapagbibigay ka ng lugod na kasiyahan sa Diyos. Ito para sa Kanya upang maparating sa mga nakakulong ang gospel na ilang kailangan nila. Masasabi ko sa kapwa ko, senior citizen, ay hindi pa huli ang lahat upang tayo ay makapaglingkod sa Panginoon Jesucristo. Sikapin natin habang tayo nabubuhay pa ay makapaglingkod sa Kanya na ating Panginoon at tagapagligtas. Tiyak na pagpapalain tayo ng Panginoon Hesukristo at tiyak na pahaba pa ang ating buhay. Salamat sa inyo lahat at pagpalain kayo ng Panginoon Hesukristo.